Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa presyo ng petrolyo at supply ng kuryente. Magandang balita po, big time ang rollback sa gasolina, diesel at kerosene bukas dahil sa pagbagsak ng presyo ng importe na petrolyo. Samantala, nakaranas naman ng brownout ngayong araw ang ilang bahagi ng Luzon, kabilang na ang ilang lugar na sakop ng Manila Electric Company o Meralco. Nagpapatrol si Alvin L. Chico. Ito ang gasolinahang may pinakamurang gasolina sa Metro Manila. Nasa 54 pesos ang litro ng regular at 55 pesos lang ang premium. Kaya sinasadya ito ng mga motorista. Mas nakatipid ng konti kahit papaano. Ang laki rin po eh. Kumbaga magpapagas ka ng 100, kung papagas mo sa mamahalin, iba rin po talaga. Lagi po ng difference sa ibang gasolinahan po. Oh. Kaya nagpaano na rin ako, gasolina eh. Imbis na maabutan ako sa ibang lugar na mahal, at least puno na yung ano ko, motor ko. Ito naman ang may pinakamurang diesel sa buong Metro Manila batay sa monitoring ng DOE. Nasa 49.65 na lang ang litro. Siyempre po, para kumita na maganda rin. Mahirap kasi po biyahe ngayon. Para po nakakatipid ng diesel araw-araw, ang gastos. Bukas, may big-time rollback pa sa petrolyo, 270 sa diesel, 220 sa gasolina at 255 sa kerosene. Nandun na may yung expectation na magkakaroon ng another interest rate hikes na ipatutubad ang United States. At dahil dito, nagkaroon ulit ng takot na nagkaroon ng slowdown sa economic activity ng nasabing bansa that would lead to recession. Dahil malaki rin ang rollback sa diesel, bababa na sa 40 peso level. Ang pinakamurang presyo nito simula bukas. Ang gasolina naman maglalaro sa mahigit 51 hanggang 53 pesos kada litro, ang pinakamurang gasolina sa Metro Manila. Pero maraming motorista ang takot sa resback sa presyo, lalo't malaki-laki na ang nairollback, baka sobra pa ang itataas sa mga susunod na linggo. Nandun pa rin talaga yung volatility, pero since man nakita ho natin na parang na-reach na po, no? Medyo ang laki lang talaga na binaba, no? Na-reach po yung rock bottom. Nakikita ho natin na baka meron talagang possibility na umakita naman siya ulit, no? Sa mga susunod na linggo. Samantala, nagka-brownout sa ilang bahagi ng Luzon matapos kapusin ang supply ng kuryente simula alauna hanggang alas 4 ng hapon at alas 6 hanggang alas 8 ngayong gabi. Yellow alert naman 4 to 6 p.m. Sa advisory ng National Grid Corporation, 5 planta ang biglang bumalya at 3 ang bawas ang produksyon ng kuryente, kaya umabot ng mahigit 1,300 megawatts ang nawala sa grid. Nabigla rin ang Meralco sa nangyari at walang nagawa kung hindi magpatupad ng brownout sa ilang lugar. We've received reports from Novaliches to Marikina. Meron ding kaming mga queries from Laguna. So kumbaga kalat, no? And right now, we are just trying to really manage the situation by balancing the supply with the demand. But it simply means mas malaki na yung demand. Una nang inanunsyo ng DOE na critical ang buong Mayo dahil dito ang pinakamainit na panahon at maraming yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente batay sa estimate. Noong May 2, naitala ang pinakamataas na konsumo sa buong Luzon grid pati na sa lugar na sakop ng Meralco na mas mataas pa sa peak demand noong 2022. Pero sa tindi ng init, pwede pang lalong lumakas ang konsumo sa kuryente. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Pero naibalik na po ng Meralco ang supply ng kuryente sa lahat ng kanilang customer na naapektuhan ng pinatupad na manual load dropping kasunod ng pagdideklara ng red alert ng NGCP. At ayon sa Meralco, tinatayang nasa 300,000 na kanilang mga customer mula sa ilang bahagi ng Metro Manila, Rizal at Cavite ang naapektuhan ng power interruption. Patuloy din ang kanilang pag-monitor sa sitwasyon at tanda silang magpatupad ng mga hakbang kung kinakailangan.
Makakaranas po naman ng 5 hanggang 8 oras na water interruption ang ilang bahagi ng Metro Manila at ilang karating lugar sa loob ng linggong ito. Dahil po yan sa isasagawang maintenance activities ng Maynilad at Manila Water. Kaya abiso po sa mga apektadong residente, mag-imbak na po ng tubig. Nagpa-patrol, Vivian Gulia. Tanghali pa lang, pinupuno na ni Aling Rosie ng tubig ang mga imbakang timba. Tinapos na rin niya ang mga labahin kaninang umaga. Kasama kasi ang kanilang lugar sa barangay sa Uyo, Quezon City, sa mga nakatakdang mawala ng tubig mula alas 10 mamayang gabi hanggang alas 6 ng umaga bukas, base sa abiso ng Maynilad. Mahirap talaga, lalong pumapasok mga bata. Kailangan ng sisa nun, pang-ugas natin, tapos kailangan ng paligo, paglaba, kasi lalaba kasi ako madalas gabi. Makararanas din ng 6 hanggang 8 oras na water service interruption sa loob ng linggong ito ang mga customer ng Maynilad sa ilan pang barangay sa Quezon City at sa Ugong, Valenzuela City. Habang 5 hanggang 6 na oras mawawala ng tubig sa ilang bahagi ng Caloocan City. Hindi naman lalampas sa 6 na oras ang mararanasang water service interruption ng ilang customer ng Manila Water sa ilang bahagi ng Rizal, Taguig City, Pasig City, Quezon City at Makati City. Paliwanag ng water concessionaires, bahagi ito ng pag-aayos nila sa mga linya ng tubig para matiyak na tuloy-tuloy ang serbisyo sa mga customer. Pero paglilinaw nila, overnight lang ito gagawin at itataon sa off-peak hours para mabawasan ang abala sa mga consumer. Kasi kailangan din natin ma-ensure na yung pipes natin ay nasa maayos na kondisyon. Pag hindi kasi natin ito gagawin, baka lalong maapektuhan yung efficiency ng ating network. Ang mga maapektuhan ito, mga service interruptions ito, ay mga ilang barangay lamang. Hindi ito any scheduled rotational water service interruptions. These are only because of the maintenance activity that we regularly throughout our concession area. Ayon sa Manila Water, wala pa naman silang nakaschedule na regular or rotational water service interruption sa ngayon. Samantala, patuloy naman ang nararanasang ilang oras na walang tubig kada araw ng Maynilad customers sa ilang bahagi ng Imus, Cavite, Bacoor City, Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque at Pasay City. Nagsimula ito noong huling bahagi ng Abril at inaasahang tatagal hanggang May 16. Eh, mahirap siyempre yung mga hugasan namin, nagmamanteka. Tapos wala pang tubig, pero nag-iipon kami sa baril. Ang Laguna Lake, mababaw na siya. Sa sobrang babaw niya, unting bugso lang ng hangin na si-stir up yung sediments, nagiging highly turbid na naman yung raw water. Mas nababawasan yung ating water production kasi mas matagal linisin yung highly turbid water. Para alalayan ang pangangailangan ng mga customer, sinabi ng Maynilad na may water tanker sila na umiikot sa mga apektadong lugar at naglagay din ng 86 na stationary water pumps sa strategic areas para mapadali ang pag-iigib ng tubig. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho at underemployed noong Marso ayon sa Philippine Statistics Authority. Pero kahit nadagdagan ang bilang ng mga nagtatrabaho, hindi naman nababawasan ang bilang ng mga pamilyang naniniwalang maghirap sila base sa isang survey. Nagpapatrol, Lady Vicencio. 8 oras kung kumayod ang service crew na si Hill sa pinagtatrabahuhang restaurant. Madalas na rin siyang mag-overtime, pero hirap pa rin siya dahil sa taas ng presyo ng bilihin. Pang tumaas konti kasi sa pamasahe din, matumataas din gasolina. So kailangan din kahit paano, tumaas din kahit konti para pumantay man lang. Ayon sa Philippine Statistics Authority, muling bumaba ang underemployment rate sa bansa dahil sa pagbabalik ng mas maraming full-time na trabaho kasabay ng pagbubukas ng ekonomiya. Ibig sabihin, kumonti ang mga manggagawang naghahanap ng dagdag trabaho o bagong trabaho para madagdagan ang sahod. Nasa 11.2% ang underemployment rate noong Marso 2023 na pinakamababang antas ng underemployment sa bansa mula noong April 2005. Bahagyang bumaba rin ang unemployment rate na nasa 4.7% o katumbas ng 2.42 million na walang trabaho. Pero ayon sa PSA, karamihan sa mga napapasukang trabaho ay low-quality jobs o mababa ang sahod.
months naman, we see increased consumer consumptions. And because of this hiring ng private firms and private households, in particular yung mga private establishments, doon na lang galing yung pagbaba ng underemployed. So what we can surmise is that mas marami dito mga full-time jobs ang hinahire ng private establishment. Ngayon kasi opening up na so kaya marami na siguro full-time. Hindi lahat yon masasabi natin na good or high quality job. Sa labor workforce survey para sa buwan ng Marso, may pinakamaraming napasukang trabaho sa elementary occupations tulad ng construction na may 14.54 million na manggagawa. Sunod naman ang service and sales, agrikultura, mga operator sa mga planta at mga makina at craft trade workers. Sa Social Weather Station survey noong Marso, lumalabas na 51% pa rin ng mga pamilyang Pinoy ang naniniwalang mahirap sila o katumbas ng 14 milyong pamilya. Parehas ito sa resulta ng parehong survey noong Disyembre 2022. Ibig sabihin, kahit dumadagdag ang trabaho, hindi nababawasan ang mga pamilyang naniniwalang mahirap sila. Pero ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno, ang pagbaba ng unemployment at underemployment rate ay senyales na nakababawi na ang ekonomiya ng bansa. Ayon naman kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, dapat lalong pabilisin pa ang pagpasok ng investment sa Pilipinas para makagawa ng mga trabahong may mas mataas na pasahod. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Nakauwi na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Pilipinas matapos dumalo sa koronasyon ni King Charles III sa London. Ayon kay Communications Secretary Cheloy Garafil, alas 10 kagabi nang lumapag ang eroplano ng Pangulo. Personal na dumalo ang Pangulo kasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa Royal Coronation sa London noong Sabado kasama ang iba pang world leaders. Iginiit ng Pangulo na maituturo ring na karangalan na maging kinatawan ng Pilipinas para saksihan ang makasaysayang seremonya. Sa isang post, sinabi naman ni First Lady Liza Marcos na masaya siya sa kanilang pag-uwi. Pero sinabi rin na muli silang mag-iimpake sa biyahe naman pa Indonesia bukas para dumalo sa ASEAN Summit. Nagbabala ang isang grupo ng mga magsasaka na baka mauwi sa umano'y fertilizer scam ang pagsusulong ng Department of Agriculture sa biofertilizer. Dumepensa naman ang DA sa mga alegasyon. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Nitong April 27, 2023, nilagdaan ng Department of Agriculture ang Memorandum Order 32. Na nagbibigay gabay sa paggamit ng biofertilizer sa buong bansa. Layo nito na tulungan ang mga magsasaka sa kabila ng mataas na presyo ng abono. Ayon sa memo, makatitipid ang gobyerno kung biofertilizer ang gagamitin sa halip ng nakasanayang urea. 2,000 pesos ang gagastusin kada bag ng biofertilizer na magagamit sa isang ektarya ng tanim na palay. Pero ikinaalarma ito ng agricultural group na SINAG na nagbabala pa ang posibleng maging isa itong fertilizer scam. Sabi nila, masyadong mahal ang 2,000 piso kada bag na biofertilizer. Ngayong bumaba na sa 1,250 pesos na lang ang urea. Kung gusto nila ng pamahalaan na organic fertilizer ang gamitin, di hamak na mas makatitipid sa chicken manure o compost. Presyo nga ng biofertilizer sa isang hektarya na cost na sa 500 pesos lang, ito is 2,000 pesos ang sinasabi. So around 3 to 4 times yung presyo. So malaking mawawala sa government yung pera kung ito ang scheme ang gagamitin. Dagdag pa ng SINAG, hindi pa naman napatutunayan kung epektibo sa pananim ang mga biofertilizer. Dapat i-test muna ng field rice and urea kung talaga effective sa mga magsasaka bago ipasok sa government project. Gusto nila, no? Daan ulit sa region, ayaw nila sila ang mag-implement kasi alam nila malaking problema yan, no? Sa COA. And ito is... kung gusto nilang implement sa mga region, yung mga regional director ang tawagan.
Sabi naman ng Federation of Free Farmers, maganda naman ang layunin ng biofertilizer. Pero baka hindi pa dapat kaagad gamitin sa buong bansa. Maybe select a fairly small area. Tapos kung maganda ang karanasan dyan, ayun, pwedeng expand to bigger areas all over the country. Depensa ng DA, dadaan naman sa tamang bidding ang pagbili ng mga biofertilizer. Sabi nila, nakabase din sa siyensya ang paggamit nito dahil mas magandaan nila ang epekto nito sa kalikasan. Lumabas anila sa mga pag-aaral na mas makagaganda sa lupa ang paggamit ng biofertilizer. Ang biofertilizer ay organic na pataba na gumagamit ng mga mikrobyo, habang ang nakasanayang urea ay gumagamit ng mga kemikal. Tingin ko mas maganda yung paggamit ng biofertilizer because it does not only fix nitrogen, kundi ito ay eco-friendly at saka long-term use. Mas maganda ito kasi sustainable eh. Hindi pa rin naman anila pinal na 2,000 piso ang presyo kada bag ng biofertilizer. Hindi magiging fertilizer is kami. Una, rational naman yung pagbili natin. May technical basis. Pangalawa, dadaan naman sa procurement law. May mga naisagawa na rin anilang trial sa paggamit ng biofertilizer. Supplemental din ito o dagdag na abono. Pero gagamit pa din ang urea sa bansa. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Gretchen, ano ang aabangan sa mga kapamilya teleseryeng Batang Quiapo at Dirty Linen? At i-be back-to-back ang pagbubukas ng bagong yugto ng 2 hit seryeng Batang Quiapo at Dirty Linen. Pero bago yan, may inamin sina Lovie Po at Coco Martin tungkol sa kanilang kissing scene. Nagpapatrol MJ Felipe. Kapal ng mukha mo! Nasaan ang balaki mo? Gagamitin natin ang pagkakataong para umatake. Kasabay ng bagong chapter ng Dirty Linen, ang sabay-sabay na pasasalamat ng cast ng serye sa kanilang mall show nitong weekend. Sa pangunguna ni Zanjo Marudo at Janine Gutierrez. Consistent ang matataas na numero ng kanilang viewers online at sa free TV. Kaya pasasalamat ang kanilang hatid sa mga manonood, hindi lang sa Pinas kundi pati abroad. Sa June 24, biyahing Amerika sina Janine, Zanjo, Francine Diaz, Seth Fedelin at John Arcilia para sa Dirty Linen Fan Con na gaganapin sa Memorial Auditorium sa Sacramento, California. Papasok na rin sa bagong yugto ang action seryeng Batang Quiapo. Revelasyon ni Coco, Hinirain itanggol ang buhay mo! Ngayong gabi, magkukrus na ang landas ng mga bida sa hindi inaasahang pagtatagpo. Mamayang gabi, ito na yung tanggal ni Mokang sa eskwelahan. Tinanggal na yung scholarship niya. Hindi namin alam, habang nangyayari yun, hinahanap na pala kami ng mga pulis dun sa lugar namin because nagreklamo na yung mga kaklase niya. Todo aksyon ang mga eksena ngayong linggo. Bilib ang lahat sa profesionalismo ng bawat isa, kahit pa may pinagdadaanan sa personal na buhay. Walang bad day sa set ng Batang Quiapo. Walang bad day kasi artista ka. Iwanan mo yung bad day mo sa bahay. Ah! I love it. Sino po bang hindi nang iiwan ng bad day sa bahay na cast? Sarang lang. Wala. Wala o si lahat. Trooper! Kasama ba naman sa isang bahay? Professional! Alright. Joke! John, baka gusto mong sumagot? Trooper ka daw, professional, sabi ni CSC. Salamat. Tawanan at kilig din ng ikwento ni na Coco at Lovie. Halos lahat sila. Ang kanilang kissing scene sa serye. Aminado ang dalawa na nadala sila ng eksena. Nag-kiss kaming ganun, di na. Tapos ganun-ganun. Eh nagkatinginan ulit kami. Tapos naramdaman namin. Nag-aaligan na kami. Tapos naging, yun na. Kaya nung pinanood ko, honestly, medyo nahihiya ako. Kasi parang totoong-totoo. Sumasayaw pa lang kami. From nagkakatuwaan, bigla na lang may certain emotion ako na naramdaman na hindi ko ma-explain na nakita ko din sa kanya. Aksyon, kilig, drama at matinding aktingan. Yan ang pangako ni Coco at ng buong team ng Batang Quiapo sa kanilang bagong yugto.
MJ Felipe, ABS-CBN News. Inaasahang magkatuwang nang magpapatrulya ang mga barko at eroplano ng Pilipinas, Amerika at posibleng iba pang bansa sa West Philippine Sea sa mga susunod na buwan. Ayon ito kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Nagpaalala po naman ang isang political analyst na hindi dapat isantabi ng pamahalaan ang relasyon nito sa China. Nagpapatrol, Bianca Dava. Mas tumibay at lumalim mga alyansa ng Pilipinas at Amerika sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Washington, D.C. Katunayan, ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, inaasahang ipatutupad na ang joint patrols sa West Philippine Sea sa kalagitnaan ng taon. Bukod sa mga tropang Amerikano, interesado rin anyang makilahok ang Japan at Australia. We're seriously sitting down and putting down the parameters of where the Philippines and Australia, who is obviously very much interested in joining this joint patrols or joint exercises with the United States. And hopefully Japan will also look at this as an opportunity for them to join forces. Ikinatuwa naman ng maritime law expert na si Dr. J. Batong Bakal na mas malinaw na nakasaad ang saklaw ng bilateral defense guidelines na inilabas ng bumisita ang Pangulo sa Amerika. Kaya pinapalakas niya actually ang ating security relationship, no, ang ating alliance, no, at doon siguradong magiging mas maayos na yung ating mga joint activities sa mula ngayon at sa mga susunod na taon. Nangyari ang lahat ng ito sa gitna ng mga mapusok na galaw ng China sa West Philippine Sea. Paalala ng isang political analyst, hindi dapat isantabi ng pamahalaan ang ugnayan ng Maynila sa Beijing. Maximize this opening that the U.S. is giving us, but without alienating China as well. It's a balancing act that's very challenging, very difficult, but I think it can be done. Hindi naman ganap na umaasa ang Pilipinas sa Amerika para ipagtanggol ang pambansang soberenya at teritoryo. May mga gamit at sasakyang binili ang pamahalaan para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ngayong araw, dalawang fast attack interdiction craft missile boats ng Philippine Navy ang bininyagan sa Cavite City. Bahagi ang mga ito ng siyam na high-speed Shaldag Mark V patrol boats na binili ng Pilipinas sa Israel. Armado ang mga ito ng mga missile na may kakayahan sa precision strikes bilang pagtatanggol laban sa mas malalaking target sa dagat man o sa lupa. Pinangalan ang dalawang barko na BRP Jenner Tinangag at BRP Domingo Del Juana bilang kapwa mga Marines at Medal of Valor awardees. Nasawi si Tinangag sa Marawi Siege noong 2017, habang napatay naman si Del Juana sa bakbakan laban sa MILF sa Maguindanao noong 2000. Malaking karangalan para sa kanilang pamilya na ipangalan ang mga barko sa mga nasawing sundalo. Nawala kasi yung papa niya, talagang bata pa. Hindi niya masyado kasi nakasama yung paging proud ka kasi kahit wala siya, nakikilala pa rin siya na parang andito ba? Natutuwa po kaming family at saka proud po ako na kahit 23 years na po siyang nawala, namatay. Nabigyan siya ho ng ganitong pagkakat na magandang tulong dito po sa hukbong dagat. Bukod sa dalawang barkong bininyagan ngayong araw, may dalawa ng naunang dumating noong nakaraang taon na naglalayag sa West Philippine Sea at Southern Philippines. Dalawa pa ang inaasahang darating ngayong taon. Sa shipbuilding center ng Philippine Navy sa Cavite naman bubuuin ang natitirang tatlong barko. Nangako si Senate President Juan Miguel Zubiri na kanyang suporta sa AFP Modernization Program. We are willing to make adjustments in the budget pag dumating na po sa Kongreso ang budget, lalo na sa Senado, to push for a more modern Navy. Giit ni Zubiri, napapanahon at nararapat lamang na madagdagan ng mga makabagong kagamitan ng AFP sa harap ng mga hamon sa pambansang teritoryo at seguridad sa rehiyon. Bianca Dava, ABS-CBN News. Ipinaliwanag ng mga eksperto ang kahulugan ng pag-aalis sa public health emergency status ng COVID-19. Paglilinaw po ng World Health Organization, ang deklarasyon ay hindi nangangahulugang dapat nang itigil ang mga nakagis ng paraan ng pag-iingat
laban sa sakit. Nagpapatrol, Rafael Osano. 1,190 days ang itinagal ng pagiging global health emergency ng COVID-19. Pero magmamagka sa pediatrician na si Dr. Jerome Sinin ang kirot ng epekto ng COVID-19 habang buhay. Isa ang kanyang asawa na si Dr. Karen sa mga unang kinuha ng sakit noong unang bahagi ng pandemya. I emphasize that this is not a snap decision. Kaya kahit inalis na ng World Health Organization ang pagiging public health emergency ng COVID-19, sinabi ni Dr. Jerome na walang magbabago sa kanilang paraan ng pagprotekta sa kanilang sarili. As a person who lost somebody, ito yung time na dapat mas maging vigilant tayo. Ayokong maranasan ng iba yung naranasan ng family ko na nawala ng loved one just because naging lax na tayo dahil nawala na nga yung global emergency. Even if she's not here right now, is narinig ko na actually yung boses niya. Kumakanta na yan, happy-happy na yan na yes, we've made it through. Like mismong WHO na ang nagpaliwanag na kahit wala na ang public health emergency status ng COVID, hindi dapat isipin na pwede nang kalimutan ang lahat ng aral na natutunan sa nakalipas na 3 taon. But the worst thing to do right now is to stop. That is not what this means. It means we ensure that everything we're doing for COVID becomes more sustainable, that we focus our efforts on vulnerable populations. So the threat is not gone, but it's not the same as where we were 3.5 years ago. Nilinaw naman ng isang eksperto ang pagkakaiba ng pandemya at ng inalis na global health emergency ng WHO. Public health emergency is lifted, but the pandemic is still here. Ilalagay ang COVID-19 vaccination doon sa recommended vaccination program ng gobyerno para maglaan din tayo ng budget for those who are vulnerable and cannot afford the vaccine. So dapat nakalaan pa rin yung beds for COVID-19 for in any event na merong ma-admit, we have to be ready. Nitong mga nagdaang araw, higit 1,000 kaso ng COVID ang naitatala kada araw. Pero ang magandang balita, walang naitatalang namamatay at nananatiling mababa ang porsyento ng mga okupadong kama sa mga ospital. Una nang sinabi ng DOH na napag-usapan na ang pag-decouple o paghihiwalay ng alert level system at mga kaakibat nitong restrictions. Ang DILG naman, ipauubaya na sa DOH ang pagpapasya kung paano ipatutupad ang decoupled alert level system. Ngayong linggo rin nakatakdang muling magpulong ang IATF para tignan ang mga nakalatag na kasalukuyang patakaran at ang epekto ng pagkakaalis ng emergency status ng COVID. Tingin ng ilang eksperto, tuluyan lang makakalimutan ang COVID-19 pandemic kapag nagsimula ng kumalat at makahawa ng mas maraming tao ang isang panibagong virus, bagay na hindi umano imposibleng mangyari. Pero dahil na rin sa mga aral na iniwan ng COVID-19, umaasa rin sila na magiging mas responsable at maingat ang mas maraming tao para hindi na muling maranasan ang hirap at bighati nitong mga nakaraang taon. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Maglulunsad ang Land Transportation Office katulong ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng electronic version ng driver's license. Bagi umano ng programang ma-digitize ang kanilang serbisyo. Ayon kay LTO Chief Art Tugade, magsisilbing alternatibo ang digital purchase o digital license sa physical driver's license card na isasama sa super app na dinidevelop ng DICT. Kahalintulad umano sa isang wallet kung saan naroon na ang lahat ng government IDs. Layunin din umano nitong palitan ang official receipt bilang temporary driver's license na sa ngayon ay naka-imprenta sa papel. Magagamit umano ang digital license na ito sa iba't ibang transaksyon sa ahensya, kabilang ang pag-renew ng lisensya at maging rehistro ng inyong sasakyan. Dagdag pa ni Tugade, malaking tulong din ang pagpapadali at pag-digitize sa kanilang mga serbisyo para mapuksa ang korupsyon. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, kanina may kulog pero hindi natuloy.
Meron pa ba tayong pinakamatinding init na naranasan ngayong araw na ito, Ariel? Yes, kabayan, naging matindi ang init ngayong araw, hindi lang sa Metro Manila, kundi ibang panig ng Luzon. At kapag mas mainit, mas bumibilis ang pagbuo ng thunderstorms dahil mas madaling umakyat ang mainit na hangin na may dalang maraming moisture. Mas magiging madalas po ang thunderstorms habang mas papalapit pa ang tag-ulan. At ngayong hapon, pumalo sa 47 degrees Celsius ang nadamang init o heat index dyan sa Tanawan City, 46 degrees Celsius naman sa Dipolog City at 45 degrees sa Katarman at Rojas City. Pero kahapon po natala ang pinakamainit na temperatura ngayong tag-init sa ngayon, 39 degrees Celsius sa Etiague, Isabela. Bukas po medyo mapabawasan ang init sa northern at central Luzon dahil sa mga pag-ulang dalan ng frontal system na banggaan ng malamig at mainit na hangin, aabot ang buntot niyan sa may Luzon. Pero mabilis itong kikilos, pasilangan, palayo sa ating bansa at ang northeasterlies na o hangin mula sa ilagang silangan ang iiral sa Luzon. Posible namang may mabuong isang mahinang low pressure area sa may silangan ng Mindanao na hindi rin inaasahang magiging bagyo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, buong araw po walang aasahang pag-ulan sa halos buong Mindanao, kaya papalo sa 40 degrees Celsius ang damang init sa Zamboanga, 41 degrees naman sa Cotabato at Davao at 42 degrees Celsius sa General Santos City. Wala ring aasahang ulan sa Visayas umaga po hanggang early afternoon, pero pagpalo ng hapon ay may mga aasahang di magtatagal na pag-ulan sa Negros at sa Iloilo. Aabot naman sa 40 degrees ang damang init sa Tacloban, maging dito po sa Bacolod at sa Iloilo. Bandang tanghali naman bukas sa Palawan, makakaranas ng di magtatagal na mga pag-ulan sa halos buong probinsya. At sa Luzon nga, may aasang pag-ulan dala ng frontal system. Bandang umaga, malakas na ang ulan sa hilagang bahagi ng Cagayan at Apayao. Bandang tanghali, mas malaking bahagi na ng Northern Luzon ang uulanin. Sa hapon, meron na rin pag-ulan sa Central Luzon, maging sa Calabar Zone at Occidental Mindoro, at magpapatuloy ang mga pag-ulang ito lalo po sa Central Luzon pagsapit ng gabi. Papalo din sa 42 hanggang 43 degrees Celsius ang damang init bukas sa Kabanatuan, Dagupan at Tarlac. Tayo naman sa Metro Manila, aabot din sa 41 degrees Celsius ang damang init tanghali at hapon, pero may chance po ng thunderstorm bandang oras ng uwian, tuloy-tuloy hanggang pagsapit ng gabi, kaya i-ready pa rin ang inyong mga payong. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya. Kapapasok lang na balita, inalis na ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang red alert status para sa Luzon Grid. Alas 6 ng gabi kanina nang ideklara ng NGCP dahil sa tumaas ng kapasidad ng supply ng kuryente. Sa kabila nito, nananatili ang yellow alert sa Luzon Grid hanggang alas 8 ng gabi. Gustong obligahin ni Senador Jinggoy Estrada ang telecommunication companies at internet service providers na magbigay ng refund sa kanilang subscribers kapag nakakaranas ng service interruptions. Nagpapatrol, Ara Perez. Galing sa pagluload ng data at internet, ang malaking porsyento ng kita sa tindahan ni Remedios. Kaya naman bawas kita rin ang katumbas tuwing may service interruption. Kahit naman man pa piso-piso, pag naiipon yun, ba malaking bagay yun. Tapos po, pagka sa mga loading naman din, yun sayang din kahit sentimo. Itong mga nagdaan naman, saglit lang. Minsan abutin lang ng kalahating oras, unlike yung dati talagang inabot ng isang araw. Minsan kinabukasan pa. Ang anak naman niyang si David, apektado ang school requirements kapag hindi makakonect sa internet. Malaking problem lang talaga sa internet is the interruption or such as lagging, loading, like yung umiikot-ikot kasi hindi marinig yung prof. Automatic refund ng telecommunication companies at internet service providers para sa kanilang subscribers ang isinusulong ni Senador Jinggoy Estrada. Sa kanyang panukalang Refund for Internet and Telecommunications Service Outages and Disruptions Act na amyenda sa Public Telecommunications Policy Act of the Philippines, dapat may refund ang mga makararanas ng service interruption na naaabot sa hindi bababa sa 24 hours na naipon sa isang buwan. Walang anumang requirement na dapat hingin sa subscribers para makuha nila ang refund na sasaklaw rin sa prepaid subscribers. Ay, protection na natin dito yung consumers. Yung mga mahihirap na ginagamit din sa kanilang trabaho, yung kanilang
internet, eh malaking bagay yun pagka nababawas-bawasan lagi sila ng load. Paliwanag ni Estrada, dapat makuha sa next billing ang refund habang pag-uusapan pa ang mga mekanismo, kabilang ang parusa sa mga lalabag. Kasi wala akong penal provision sa aking batas. Pero I admit na kailangan talaga merong may penalties. Pero this, yung house, yung counterpart bill sa house, I think this is quite high. Sa naturang counterpart bill na inihain ni Navotas Lone District Representative Toby Tiangco, 200,000 pesos hanggang 2 milyong pisong fine ang maaring ipataw sa bawat paglabag sa pagre-refund sa mga subscriber. Pwede ring bawiin ang provisional authority o certificate of public convenience and necessity ng public telecommunication entities na paulit-ulit na lalabag sa panukala. Ikinatuwa ng isang consumer group ang panukala at iginiit na dapat may maayos na monitoring system. May mga providers naman na nagme-message na una merong service interruption, na ipa-prompt yung consumer, no, ito-text nila o kaya tatawagan nila, may ganitong service interruption, tapos kailan siya nangyari at kailan siya na-repair. Ayon kay Cathy Yang, First Vice President at Corporate Communications Group Head ng PLDT at SMART, babasahin muna nila ang mga panukala sa Senado at Kongreso. Paliwanag naman ng Globe, may mga paraan na sila para sa refund at rebate ng kanilang post-paid subscribers. We revisit the terms and conditions of our subscription contract. The mechanism for refund or rebates is already in place for postpaid. For prepaid, for obvious reasons, there is none because it is a pay-as-you-use basis. But just the same, depending on the length and the gravity of the service disruption, Globe may offer additional data to all those who are affected prepaid customers. Kinukuha rin ng ABS-CBN News ang mga pahayag ng iba pang telcos at internet service providers ukol sa panukala, pero wala pa silang tugon. Ara Perez, ABS-CBN News. Inalis na ang fishing ban sa 7 bayan sa Oriental Mindoro matapos ang oil spill doon noong Pebrero. Pero bawal pa rin mangisda sa Calapan City at 5 pang bayan. Live mula Calapan City ng Patrol, Dennis Datu. Dennis, paano yung mga mangingisda doon sa mga lugar na may fishing ban? Yes, Bernadette, magiging tuloy-tuloy pa rin ang pabibigay ng DSWD at provincial government ng mga relief goods doon para masuportahan yung mga patuloy na naapektuhan ng oil spill. Papayagan din silang mangisda doon sa mga kalapit bayan nila na wala nang umiiral na fishing ban. Simula na ipagbawal ang pangisda dahil sa oil spill, naghanap muna ng ibang pagkakakitaan ang mga isdang sinuwalkweto sa Baco Oriental, Mindoro. Pag may isang po ay naging papanday ng mga bahay, pag may nagpapagawa, ay ngayon po, umina rin po magpapagawa dahil nga po walang hanap buhay ang tao. Umina. Kabilang siya sa higit 31,000 mga isda sa Oriental, Mindoro na nawala ng kabuhayan dahil sa oil spill. Pero makalipas ang higit 2 buwan, makakabalik na sa pangisda ang mga tagabay ng Baco, San Chudoro, Puerto Galera, Bungabong, Mansalay, Rojas at Bulalakaw. Inalis na kasi ang fishing ban base sa rekomendasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Hindi pa rin po pwedeng hulihin ang mga shellfish at crustaceans. Lilinawin ko, isda lang po ang pwedeng hulihin dahil ito pa lang ang napatunayang ligtas. Batay sa ilang beses na fish and water analysis ng BFAR, mababa na umano ang toxicity level sa dagat na nasasakop ng mga nasabing bayan at pasok na sa pinapayagang pamantayan para sa pangingisda. Yung mga subsequent samples were all below or low level, no, minimal level. So wala naman pong talaga exceeded, no, doon sa low level na yon. So those are things that we considered. Labis ang tuwa ng mga mangisda, pero may pag-alala pa rin kung may bibili pa ng kanilang isda. Natatakot pa po sila. Nag-iingat lang. Ganun. Pero okay naman, patakot ang isda kami. Kahit sabihin murang isda, ay di may hanap buhay o kahit papano. Sa kanilang pagbabalik hanap buhay, tatanggap ang mga mangisda ng isang bagsak na fuel subsidy na tig 3,000 piso mula sa BFAR. Bukod pa sa krudo na manggagaling sa Office of the Civil Defense.
Hanggang May 15 na lang rin ang pamimigay ng relief goods sa mga bayan na wala ng fishing ban. Mananatili naman ang fishing ban sa mga bayan ng Pola, Nauhan, Pinamalayan, Gloria at Bansud at gayon din sa Calapan City dahil nakitaan pa rin ang mataas na level ng mapanganib na kemikal. Samantala, muling nanindigan si Governor Dulon na hindi sira at pwedeng kainin ang dilatang tuna na mula sa DSWD na inireklamo ng mga nakatanggap nito. Kasama si Vice Governor EJ Falcon at mga mayor, tinikman pa nila ang inireklamong dilatang tuna. Sa ngalan po ng pamahalaang panlalawigan, sa DSWD na nakaladkad sa istoryang ito, humihingi po ako ng paumanhin kung nasabing ang inyong produce ay bulok, sira o expired o hindi makain. Dalawa naman ang tinitingnan na dahilan ng DSWD sa reklamo ng mga residente. It's either may umay factor na po. Yung pangalawa po, baka talagang hindi po pasado sa panlasa po ng ating mga kababayan. Nag-aaralan na rin po natin ngayon mga sanctions naman na posible po para sa supplier. Sinisimula na ng DSWD ang pagbawi sa mga nasabing food packs na naglalaman ng nasabing mga brand na tuna para palitan ng ibang dilata. Bernadette, hanggang May 15 na lamang din tatagal ang cash for work program ng DSWD at ito'y papalitan na nila ng emergency cash transfer do sa mga naapektuhan ng oil spill. Nilinaw din ni Governor Dulor na bagamat lifted na ang fishing ban sa mga bayan na nabanggit, ay pinagbabawal pa rin ang paliligo sa dagat. Hinikayat din ni Governor Dulor ang mga may reklamo sa mga relief goods, lalo na doon sa dilatang tuna, na kung maaari ay sa kanila muna, sa mga otoridad muna, magsumbong o magreklamo para agad na masolusyonan. Bernadette. Maraming salamat, Dennis Datu. At hanggang ngayon, kabayan, patuloy na problema pa rin ng ating mga kababayan sa Pola Oriental Mindoro ang oil spill na pumatay sa kanilang kabuhayan at nagdudulot pa ng banta sa kanilang kalusugan. Yan ang ating KBYN Special. Mahigit 5 dekada ng mangingisda sa Pola Oriental Mindoro, si Mang Danilo Acacio. Katunayan, nasa 5,000 hanggang 10,000 ang kinikita niya noon sa isang araw. Sapat para buhayin ang asawa at siyam niyang anak. Ang mga kulapo, mayamaya, tanigi, malasugi, tulingan, bisugo. Pero ang nooy pinagmumulan ng magandang kita, hindi na mapakinabangan ngayon ni Mang Danilo. Gaman ng mga langis na nagkalat sa dagat, ay natatakot kami baka makasakit, kaya kami tumigil. Recently kasi nung nagka-oil spill, maraming nagkaroon ng cases na respiratory. Nagkaroon tayo ng 211 na cases. Then ngayon, walang trabaho yung mga tao kasi nga bawal pa pong mangisda. So hindi pa po masyado silang nagpapa-check up kasi mas iniisip nila yung kanilang kabuhayan. Kaya naman ang ABS-CBN Foundation, katuwang ang Pilipinas Shell, Donate Philippines at lokal na pamahalaan ng Pola ay nagsagawa ng medical at dental mission sa kanilang lugar. Alas 7:30 po nang pumunta ako doon pumila, magpa-check-up sa diabetes ko po at saka sa rayuma. Binigyan po ako ng tamang gamot. Isa rin sa mga pumila sa medical mission ay si Aling Julieta Rivadavia. Ako ay nagpatingin dahil ako ay nahihilo, yaang may kolesterol at saka iba pa. Labis ang naapektuhan ng oil spill ang kabuhay ni Aling Julieta at kanyang mga anak. Yung mga anak ko ay nasa Maynila, lahat umalis na. Eh, wala namang hanap buhay. Anong hahanapin buhay? Wala. Kaya malaking tulong kay Aling Julieta ang libreng check-up at mga gamot na ating pinamahagi sa kanilang lugar. Ako sana ay mapunta ng Pinamalayan at doon ako magpa-check-up. Maganda nga at merong ayudang ganyan ay di kami ay nabibigyan. Maganda ang pagkaservisyo. Nasa 30 medical professionals ang dumating
sa Pola para sa medical mission. Napapasalamat kami sa ABS-CBN dahil sila yung talagang kapartner namin sa ganitong activity. And then yung mga polis na alalayan din kami, marami kami tagabuhat, hindi kami nahirapan. Kita natin kung gaano kadami po yung mga pasyente. Iisa lang po kasi ang ating MHO na clinic po dito sa buong town. So wala pong ibang private na clinic po na nandito. So napakalaking tulong po nito. Laking pasasalamat naman ng mga residenteng nakatanggap ng serbisyo, kabilang na si namang Danilo at Aling Julieta. Nagpapasalamat po kami dahil natutulungan kami. Maraming salamat at merong ganyan. At marami pong salamat sa mga partners na naging kagapay natin sa paglilikod sa mga taga Pola Oriental Mindoro. At sa atin po mga kababayan dyan sa Pola, kayo po ay patuloy na magpakatatag at dalangin namin na tuluyan ng maibalik ang dating kalagayan po ng karagatan na nagbibigay sa inyo ng saganang kabuhayan. Inirekomenda ng National Police Commission o NAPOLCOM na tanggapin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang courtesy resignations ng apat na matataas na opisyal ng Philippine National Police habang patuloy na sinisiyasat ang 32 iba pa. Nagpapatrol, Johnson Manapat. Sa amin, hindi lang dapat matanggap ang resignation mo, dapat managot ka rin, hindi lang sa kriminal kasama sa administratibo. No? Ito yung sa dalawang general. Nakita nyo ba itong hawak ko? Napakabigat, napakakapal. Ganito kakapal ang mga dokumentong pinagbasihan ng National Police Commission o NAPOLCOM sa rekomendasyon nito kay Pangulong Bongbong Marcos na tanggapin ng courtesy resignation ng dalawang general at dalawang koronel ng PNP. 32 pang senior police officials ang sinisiyasat sa hanin ng kabuang 753 opisyal ng PNP na nagsumite ng courtesy resignation bilang tugon sa panawagan ni DILG Secretary Benher Abalos noong Enero sa gitna ng umani pagkakasangkot na ilang matataas na opisyal sa ilegal na droga. Inirekomenda rin huwag nang tanggapin ang pagbibitiw ng 517 iba pang opisyal. Sabi pa ni DILG Secretary Benher Abalos, noong April 24, naghainan ng reklamo sa NAPOLCOM ang Noy PNP Chief General Rodolfo Azurin laban sa dalawang ipinasisibak na general dahil sa grave misconduct at grave neglect of duty. Hindi na muna sila pinangalanan pero nagpahiwatig na rin ng NAPOLCOM. Member nga ng PDIG. Dating member ng PDIG. Dating member ng PNP Drug Enforcement Group yung apat. Una nang sinibak sa pwesto ang hepe ng PDEG na si Police Brigadier General Narciso Domingo habang naghain naman ng leave of absence si Police Colonel Julian Ulonan na nanguna sa Special Operations Unit na pumasok sa warehouse kung saan nadiskubre ang bulto-bultong droga. Kasama din sa mga binigyang bigat ng advisory group ang videotape kung saan makikita umano ang tangkang pag-cover up ng ilang tiwaling pulis sa anti-drug operation ng PNP. Kuminsan kasi yung mga ebidensya na nakukuha mo, kamukha nito sa videotape, maiahalo mo na ron kung dapat mo ba tanggapin o hindi Yung kanilang ginawa ng advisory group is on the basis na binigay ng mga ebidensya. Sa amin naman, yung pre-charge, titignan namin. Anyway, pag tanggap mo na resignation, wala na Tanggal na sila si automatic I do believe that this move, yung conduct of investigation will somehow answer all the questions about the gray areas dun sa nangyari sa 90. And whatever will be the result, we will welcome it and it's all part, a bitter truth, but it's all part of internal cleansing. I do believe that after all these things, we will come up with a better police force. Nilino ni Abalos na sa pagre-rekomendang huwag tanggapin ang courtesy resignation ng mahigit 500 opisyal, cleared na sila sa pagkakasangkot sa ilegal na droga. Tiniyak ng DILG at NAPOLCOM na hindi matatapos sa pagtanggap ng Pangulo ng pagbibitiw ng apat na opisyal dahil tututukan ang pag-usad ng kaso laban sa umani mga tiwaling opisyal ng PNP. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Pinabibilisan ni Speaker Martin Romualdez ang nalalabing priority bills ng administrasyon sa huling apat na linggo bago mag-adjourn ang first regular session ng 19th Congress. Nagpapatrol, RG Cruz.
Ngayong balik trabaho na ang Kongreso, matapos ang 6 na linggong Lenten break, hinikayat ni Speaker Martin Romualdez na tapusin sa nalalabing panahon ng first regular session ng 19th Congress ang mga prioridad na panukalang batas ng administrasyon. As we face the remainder of the first regular session, we have merely 4 weeks to complete our legislative agenda that has been prescribed by no less than our President in his first sauna, plus those that have been identified as priority measures in the LEDAC. With that, I implore all of you to continue with the hard work that has now become a hallmark of the 19th Congress. 42 na ang priority bills matapos madagdagan ng 11 ang dating 31 priority bills ng Kongreso mula sa Palasyo at Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Isa ang nasa pangulo na, 6 ang pending pa sa Kamara kasama ang Bureau of Immigration Modernization at Salt Industry Development Act. 4 ang pending na sa Senado kasama na ang Maharlika Investment Fund. Sana ma-deliberate ito kaagad at ma-desisyonan ng Senado. Bukod pa yan sa 8 dati ng priority bills mula sa orihinal na listahan na pending pa sa Kamara. Yung isang tinututukan din natin, yung energy reform natin, yung iperalo natin, kung anong necessary amendments. May mga nangyayari ngayong mga hearings na bawat provinces, pero ang major na reform sa energy natin, yung pa po ang gusto nating tutukan sa last lap na ito. May 13 panukalang batas din na sariling prioridad ng Kamara. Kaya pupulungin ni Speaker ang mga kasamahan para masulit ang nalalabing panahon bago mag-adjourn. Later this afternoon, I shall engage with our party leaders to see how we can make sure that the remainder of these 4 weeks before we adjourn sine die is used most efficiently and maximized so that we can achieve our goals in making sure that the common legislative agenda, not just of both houses but that of the executive, are achieved. Kanina diniin ng House Minority Leader na mas mabilis ang Kamara magtrabaho kaysa Senado. Although the House of Representatives admittedly are able to work faster than our counterparts in the upper house of the Philippine Congress. Ibinalita naman ni Speaker sa mga kasamahan na tagumpay ang pagbiyahe ng Pangulong Marcos dahil na rin sa pakikipagtulungan ng Kamara sa Ehekutibo. Magugunitang nauna si Speaker sa Amerika para paghandaan ang biyahe. RG Cruz, ABS-CBN News. Nakagintong medalya na sa gymnastics world champion Carlos Yulo sa Southeast Asian Games sa Cambodia. Matinding hamon naman para sa mga atletang Pinoy ang matinding init ng panahon sa Cambodia. Nagpapatrol Rhea Soconay. Hindi binigo ni Carlos Yulo ang mga kababayan. Kahit pa nagka-ankle injury, sinikap niyang maipakita ang lakas ng Pinoy. Gintong medalya agad ang hatid niya para sa Pilipinas sa Men's Artistic Gymnastics Individual All-Around Finals kaninang umaga. Kasama ni Yulo sina John Ivan Cruz, John Gwen Timbang, Juancho Miguel Bisana at Justin Ace De Leon. Sumabak sila sa floor exercise, high bars, parallel bars, pommel horse at steel rings. Sobrang nabibilib ko ako sa mga teammates ko. Binigay nila yung best nila, nakasama ko sila mag-training camp. And grabe po yung tension din na naramdaman ko ngayon. Sobrang kabado po. Pero dahil nga po para sa team, binigay ko po lahat. And hindi lang po ako mag-isa. Nakagintong medalya rin si Fernando Casares sa men's triathlon. Silver medal naman ang nakuha ni 3-time at defending SEA Games triathlon champion Kim Mangrobang sa women's triathlon. Aminado naman si Philippine Sports Commission Chair Dicky Backman na hirap ang mga atleta dahil sa matinding init sa Cambodia. Most of the complaints of the athletes were the heat, so hopefully they can adjust to the heat soon so we can actually perform later on. Malaking hamon din sa mga atleta ang pagtutok sa mga hurado at referee sa bawat laban. Ito'y matapos magkamali ang mga hurado sa laban ng Pilipinang Kunbukator fighter na si Jelly Bulaong. Una siyang indinitarang talo sa laban niya sa Cambodian fighter nitong Sabado, pero naghain ng petisyon ang Team Pilipinas at nagbayad ng $200 para maripaso ang laban.
Matapos ang 2 oras, nabaliktad ang resulta. Panalo si Bulaong. Detail by detail yung pangyayari kasi yung slow motion, makita mo talaga na nag-land yung mga sipa natin, yung takedowns, kinikwenta. At least, ano, panalo, successful yung protest natin. Lumaban si Bulaong sa semifinals at pasok na siya sa gold medal match. But yesterday against Cambodia, against the host country, I know that I win. So talagang we spend money just to protest. Sumiklab din ang tensyon sa laban ng isa pang Pilipinong kumbukator fighter na si Philip Dilarmino kontra sa Cambodian na si Chet Sean linggo ng gabi. Hindi pabor ang Philippine coach na si Billy Alumno sa desisyon na panalo ang Cambodia. Agad namang umawat ang iba pang coach ng Pilipinas at ang mga staff. 5 kumbukator fighters ang sasabak sa labanan sa gold medal mamaya. Inaasahang madadagdagan pa ang ginto ng Pilipinas dahil lumalaban ngayon ang pole vaulter na si EJ Obiena at sasabak din ang boxer na si Carlo Paalam. Reyes Sokunais, ABS-CBN News, Cambodia. Sa kapapasok lang pong balita, nadagdagan pa ng 1 gintong medalya ang Pilipinas sa SEA Games. Panalo si Robin Catalan sa 50-kilogram division ng Kunbokator. At dahil dyan, 17 na po ang gold medals ng ating bansa. Arestado ang riding in tandem ng mga snatchers na nananamantala sa gitna ng piyesta sa Quezon City. Matapos silang ma-corner sa dead end ng kalsada. Exclusive, nagpa-patrol, Zian Ambrosio. Habang abala ang lahat sa pagdiriwan ng piyesta ng Santo Cristo sa Bahay Toro, Quezon City, linggo ng gabi, makikita sa CCTV ang pagdating ng riding in tandem na biglang hinablot ang bag ng isang sales lady na residente sa lugar. Po, nakikipag-agawan po ng bag. Tapos po, may mga tao na po na rumesponde. Okay. Kaya tinulak niya po ako. Oh, tapos? Tapos, opo, tumumba po ako. Natsyempo nito ng mga nakatambay at nagiinuman sa piyesta. Hinabol nila ang riding in tandem. Ang bilis po ng takbo dito eh. Hinabol ko po. Tinawag ko na po sila eh. Nag-respond na po eh. Ayun na po, nagkuha na po ng mga pamalo, 2x2. Tapos nagkabilaan na po kaming bantayin yan. Okay, tapos? Nagkalat na po. Paano nahuli? Dito po sila na-corner ngayon. Dead end ng kalsada na puntaan ng mga suspect. At pag U-turn doon, naharang sila ng taong bayan. Nagkataon namang may pulis din nakatira sa lugar. Agad nilapitan ng biktima at pamilya nito ang riding in tandem. Ang ingi po ang pasensya. Sana po mapatawad niya na po kami. Sana po mapatawad kami. Hindi na po kami uulit. Pong isinampang kaso dito po sa 2 suspects na nahuli o robbery suspects ay yung pong violation ng Article 293, robbery, ang RPC o Revised Penal Code, at yung pong Motorcycle Crime Prevention Act. Samantala, kamakailan lang, isang babaeng estudyante rin ang nanakawan sa isang mall sa Quezon City. Pinagpasaan ng 2 suspect ang cellphone ng estudyante na nagkakalagang 35,000 pesos. Nakalagay lang umano ito sa kanyang bulsa at nasalisihan umano ng aktong mahuhulog na. Sa tulong ng security ng mall at ng Station 15 Police, arestado ang mga suspect. Pero imbis na magsisi, sinisi pa ng snatcher ang biktima. Yung cellphone po kasi ng babae, yung tipong malalaglag na po sa bulsa. Mas maganda po sana kung huwag nalang bigyan ng motibo yung mga tao para makagawa ng kasalanan. Sama-sama ngayon ang mga suspect ng riding in tandem at ang cellphone snatcher sa mall sa selda ng Station 15 ng QCPD. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Panalo ang grupo ng mga batang Pinoy sa isang robotics competition sa Amerika kung saan nila binida ang isang earth-friendly amusement park gamit ang mga Lego. Nagpapatrol, Nico Bagsik. Mula sa mga piraso ng Lego, binuo ng 6 na batang Pinoy ang amusement park na ito. Tampok ang Ferris wheel, mga rides na swing at mga sasakyan na ipinapakita kung paano patakbuhin ang isang pasyalan gamit ang renewable energy. Nagwagi ang malikhaing gawa ni na Thoren, Carlo, Marcos, Hugo, Rafa at Brent ng first prize sa Lego League, isang pandaigdigang robotics competition sa Houston, Texas. Layunin ng kompetisyon na ipakilala ang agham, teknolohiya, engineering at arithmetic sa mga kabataan na aangkop sa kanilang murang edad. Kumpleto ang kanilang Lego model ng wind turbines, solar panels, biomass facility at rainwater collector
para sa kanilang earth-friendly na amusement park. These are solar panels. They absorb the sun and the sunlight to create electricity. And when it collects the electricity, it transfers to the ride for the other people to enjoy. Kwento ng kanilang robotics coordinator, sarili nilang ideya ang pagbuo ng theme park at ang mga disenyong nilagay nila dito. So they learned how to cooperate with one another. They knew that if they were able to know the different brick parts and how to build those Legos, then their creativity are also developed. Para kina Thoren, Carlo, Marcos, Hugo, Rafa at Brent, hindi natatapos sa pagkapanalo nila sa First Lego League ang layunin nilang bumuo na isang renewable energy amusement park. Sa murang edad, nais nilang ibahagi sa iba pang mga kabataang tulad nila na maaaring matuto habang naglilibang tulad ng paglalaro ng Lego at bigyang halaga ang pagpapalago ng renewable energy sa bansa. Nico Bagsik, ABS-CBN News. Sa isa pang kapapasok lamang na balita, 18 na ho ang gintong medalya ng Pilipinas sa Southeast Asian Games sa Cambodia. Naka-gold medal ang Pinay swimmer na si Siandi Chua sa women's 200-meter backstroke. Yay! Congratulations! Congratulations! Galing! Congrats! Sa mga nakaginto. Sana sa susunod pang Olympic, ganun din. Ano susunod Southeast ba dyan? Southeast Asian Games. World Olympics. After Southeast Asian Games, ano daw? Ikaw alam. Baka may susunod dyan bang mas malaki, no? Sana ganito rin ang may maidala nila o maibigay na karangalan para sa Pilipinas. Salamat po! Thank you. At yan ang mga balitang binantayan po namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Maraming salamat po at magandang gabi. Bayan!